Yo, what's up sa inyo mga Lods, mga ka-basic. Ayan, so magandang umaga sa ating lahat. And welcome back sa akin channel. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, huwag kayong dalawang isip i-subscribe ang aking channel. At marami kayong matutunan na mga basic tutorial dito sa aking channel. Ayan, so sa mga magagaling dyan, hindi ito para sa inyo. Para ito sa mga baguhan lang sa nagmumotor. So para magkaroon kayo ng kunting idea, pag-aaralan natin kung ano ba talaga yung connection ng full wave rectifier, dahil maraming nagtatanong sa atin kung paano ba ang connection ng full wave rectifier or charger ng ating mga motor. So yun, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba ang connection niya, kung para saan siya. Ayan, so bagong lahat, intro muna kami, pasok. Okay, so ito na nga mga ka-basic, ano? So ito yung ating full wave rectifier or full wave regulator. Okay, so paano nga ba ang function ng regulator na ito? So tatanggalin muna natin dito sa box niya. Okay guys, so ito na yung ating full wave rectifier. So ito yung wire niya, 5 wire. Okay, so unahin natin dito sa ating pink wire and yellow wire. So minsan nag-iiba yan, itong pink wire na to ay nagiging white. So parehas lang po ang function niyan. So itong yellow wire at pink wire, ito po yung input na galing sa stator. So ang connection nito, yung dalawang to, ay manggagaling sa stator. So yun, pagpasok ni supply ni stator dito sa pink wire at yellow wire, so lalabas siya dito, galing naman siya ng red wire, papunta na dito sa doon sa ating battery. So ang function naman ng red wire ay ito yung magsusupply sa ating battery para magcharge yung ating battery. Okay, so tapos na tayo sa pink wire and yellow wire, tapos na rin tayo sa red wire. So proceed tayo dito sa ating green wire. Yung green wire guys, ang connection nito ay papunta sa ground. So sa dating socket, sa mga original socket, mayroon din ground doon. So doon yung itatapat. Kung hindi tapatan yung ganitong socket, hindi siya magtatapat, pwede nyo itap or pwede nyo baguhin yung natatanggal naman yan guys. So itong black wire, ito yung pinaka-importante sa lahat at maraming nagkakamali dito. Ito po guys ay limiter, or ito yung naglilimita sa power na nanggagaling sa stator para hindi maglubo yung ating battery. So kaya tinawag siyang limiter or black wire, kasi ang kailangan tong pasukan ng positive supply. So ang iba ay kinokonnect sa ignition switch, sa accessories wire, pwede rin yun. Pero kung para hindi na kayo mahirapan, ang ginagawa ko minsan sa pagpo-full wave ay itong black wire na to ay sinasama ko na dito sa red wire, kasi itong red wire na to ay positive din yung supply nito. So ang supply nito ay positive, papunta sa battery, so masusupplyan niya rin yung positive itong black wire na to. So pwede po yan guys. Okay, so ganyan lang yung connection ng ating full wave rectifier. So ito guys yung importante sa lahat, na marami sa ating subscriber ang nakakabili ng maling charger. Although pwede naman gamitin yon, pero karamihan kasi sa na nakakabili ay yung black wire ay white na may lining na red. So ang function po ng white na may lining na red ay light coil. So karamihan nun ay sa RUSI. Yun ang rectifier ng RUSI. Pag pina-under mo, magkakaroon ng supply yung white na may lining na red. Kasi nga po, ang white na may lining na red ay
headlight or sa light coil. Ayan, so ang mas maganda kung baguhan ka lang, ganito yung bilhin mo. Yung 5 wire na may black wire. Ayan, ganito guys, JY6. Ayan, so yung TTGR na yan ay brand lang yan. Pwede rin yung Liwa or mga ibang brand, basta may black wire. Okay, so kung gusto nyo rin gamitin yung may white na may lining na red, so pwede rin yun sa full wave. Kaya lang, huwag nyo nang isasama yung white na may lining na red. So disable nyo na yun. Huwag nyo pong ikakabit sa accessories wire. So ito lang yung basic tutorial para dun sa mga mahilig mag-DIY at sa mga bago lang na gusto mag-DIY sa kanilang mga motor. So ito yung tatandaan nyo lang sa pag-wiring natin or mga color coding ng ating motor, no? So itong pink wire, pinapaalala ko ulit kasi maraming nagkakamali, maraming nagtatanong kasi yung nabibili nila bakit daw walang pink wire. So ang meron sila ay white wire. So parehas lang yan guys, pink wire and yellow wire, pink wire and white wire. So parehas lang po yan. Nagkataon lang na nag-iba yung kulay niya dahil sa brand. Pag ibang brand, nag-iba rin yung kulay. So pero yung ito, yung green wire, black wire and red wire, so hindi nag-iba-iba yan. So pare-parehas po yan. Kahit sa Liwa, kahit sa ibang brand, pare-pareho. Ito lang yung nag-iiba, yung pink wire. Minsan nagiging white wire yan. Okay, so sana mayroon kayong kunting natutunan dito sa ating basic tutorial sa tungkol dito sa ating full wave rectifier. Ako yung napapasalamat dun sa mga subscribe, nag-subscribe sa channel ko. At malapit na natin ma-reach yung ating 1,000 subscribers. So maraming salamat po. At stay safe po sa lahat. At ingat po kayo palagi. Saan man po kayo naroroon. Okay? So maraming salamat at God bless po sa ating lahat.